i-install tayo ngayon ng iron windshield kay ADV-160 natin. Pwede rin to sa ADV-150. Originally kasi pang ADV-150 talaga to. Pero since same lang sila ng mounting, sukat din siya sa ADV-160. Ito yung iron windshield natin. Yan, meron siyang logo ng iron. Tapos may ADV nakalagay. Made in aluminum na powder coated ng black. Magaan lang din siya. May compare natin yung weight ng stock tsaka itong iron. Tapos may kasama siyang parang instruction manual kung paano ikabit. Tsaka ito may sticker. Yan. Sticker siyang kasama. Iron sticker. Baklasin natin yung stock bolts, 5mm Allen key. Compare natin yung weight niya. So yung stock is around 600 grams. Itong iron naman nasa 350 grams. Mas magaan siya, no? Alas kalate. Install na natin siya. Ang gagamitin ko yung stock pa rin. Ito, stock. Tsaka ito, stock. Nasakto lang yung mga mounting holes. Kinakaba ko lang kung pumapasok siya dun sa butas. Saktong higpit lang yung gagawin natin dito. Hindi sobra-sobra. Huwag naramdaman niya na parang nakaipit na yung rubber. Yan. Umiipit na siya. Tapos pupush niya pataas para siguradong nakashoot dun. So, tansya-tansya na lang ng paghigpit. Saktong higpit lang. Depende na sa inyo kung gusto nyo palitan ng inner bolts. Pwede naman eh. Okay na. Tapos, adjustable pa rin siya. Pwede nyo itaas. Pwede nyo ibaba. Test ride natin to. Shoutout pala kay Nick Motohub. Saan niya ko nabili tong iron windshield natin sa Shopee. 1,500 ko lang siya nabili kasi naka-sale. Parang pinapaubos lang niya yan eh. Marami pa siya ng mga ibang tinda, mga visor. Link ko yung Shopee niya sa comment section or description. Pa-shell tayo ngayon dito sa may New Sokobya Bridge. Naka-open to ngayon eh. Temporarily lang. May ASEAN Summit kasi hanggang 7, March 7. Yan dito. Ito kasi yung daan ng Clark papuntang New Clark City. Mga tagos na siya. So yan yung itsura ng iron windshield natin kapag helmet mount. Nga pala tong mount ko, binago ko, ginawa ko siyang top mount na sa tuktok siya ng helmet. Kasi yung chin mount ko dati medyo hindi ko trip yung itsura niya eh. Personal preference ko lang naman. Yan, ganyan yung itsura niya kapag chin mount. Parang medyo hindi ko gusto yung angle niya. Yan, ginawa ko, binago ko yung helmet mount ko. Ginawa ko top mount. Nasa ibabaw siya ngayon ng helmet. Kaya ganito na yung itsura niya. Gusto ko kasi maganda pa rin siya tingnan kapag sa camera. Although sa personal kasi, pag tinignan mo dito, maganda naman siya eh. Pagdating lang talaga sa chin mount na camera, medyo hindi ko nagustuhan. Kaya nagpalit ako talaga ng view or ng angle ng helmet cam natin. Ngayon, sa functionality naman as windshield, kapag nakababang ganyan, syempre hindi naman ma-deflect yung hangin. Kahit yung stock eh, pag binaba mo ganyan, hindi ganyan na-deflect yung hangin. Kumbaga tama pa rin sa dibdib mo yung hangin.
Pero kapag itinaas natin to, itry natin itaas, eh, parang wala rin eh, parang walang epekto kahit nakataas. Ganun pa rin yung salpok ng hangin, parang nasa dip. Siguro umangat lang ng konti yung salpok ng hangin. Maliit lang din kasi itong windshield na to. Tsaka ako kahit nung stock, hindi ko siya inaangat eh. Hindi ko trip yung itsura pa rin dahil sa itsura. Hindi dahil sa function. Kaya magdedepende na yun sa inyo kung ano yung mas functional sa inyo. Pero ito, mas nabawasan yung wind deflection nito kasi mas maliit to sa stock eh. Ngayon, ang problema naman kapag nakaangat na ganyan, dahil nga ano siya, all black siya, medyo may impede yung vision mo kung halimbawa slow speed. Baka sa rough road, ganyan, nagmamaneuver ka, kailangan mo makita yung mga lubak na ganyan. Kapag nakaangat yan, mahirap na. Mahirap makita. Ayan, pansin nyo naman eh, oh. Parang malaki yung naharangan niya. Pero kapag ka ito, ibinaba natin, wala na magiging problema yan, mas kita na. Ayan, pag nakababang ganyan, pag rough road, kita mo pa rin. Although mas maganda kung stock kasi clear yun. Baga mas kita. Ito, kapraso lang yung na-impede niya. Unlike kapag ka nakataas na siya. Ano? Mahirapan nga na sa mga rough road. Kapag marami kang iniiwas sa mga lubak, ganun. Kaya mas okay siya na nakababa. Para sa akin, ha? Pero siguro kung matangkad kayo, okay lang. Kita nyo pa rin siguro. Kahit nakataas. Pero kung hindi ko talaga siya makikita pag kahit tinaas ko yan sa mga slow speed tapos mga lubak-lubak, baka hindi ko makita yung lubak. So, stick na lang ako sa ganyang position niya. Nakababa. Presyo pala nitong iron windshield na to. Ito is yung 01 version. Original price nito is nasa around 3,000 pesos. Pero nabili ko nga na ang naka-sale na 1,500 lang. Tapos meron din siyang version 1 tsaka version 2. Yung version 1 niya merong kakaiba yung tsura eh. Parang merong clear lens or pwedeng smoke na nakalagay dito. Tapos na hanggang dito lang din, mababa lang. Pero pwede may itaas, pwede may adjust. Tapos yung version 2 na iron windshield is yung pinakamahaba, parang mataas yung ano niya, yung windshield niya. Tapos meron pa rin aluminum na parang frame. Mas mahal nga lang yun, parang 4,000 yata ang presyo nun. Hindi ako nagkakamali. So 3,000 itong full black lang na full alloy. Tapos yung alloy with acrylic na lens, parang 4,000 pesos yung presyo niya. Ito na yung New Clark City Aquatic Center. Yan. May ASEAN Games ngayon dyan. ASEAN Summit yata. At tayo ng spot dito na malilom, tapos pakita ko sa inyo. Final look. Yan ay tsura ng iron windshield natin. So itong Honda na to, nilagay ko na lang yan dyan. Emblem. Para mas ma-forma pang konti. Tapos pag-isipan ko kung papalitan ko siya ng inner bolts. Yung inner bolts yung parang naka-fix yung ano, tornilyuhan. Yan, pero so far okay naman, wala namang alog. Ah, yung vibration pala, pakita ko sa inyo. Yung stock kasi kapag ka naka-idle, tapos yung nakahinto ka sa stoplight, sobrang lakas ng vibration niya. Tapos parang tumutunog, kaya na-annoy ako nun eh. Kaya naisipa ko rin magpalit. Yan, wala na siyang vibration. Kasi nga, mas magaan to eh. Unlike yung stock, medyo mas mabigat. Kaya siguro nagbabibrate ng malakas na parang pumapalpal na tunog. Ngayon lang napansin ko. Ito. Halos walang vibration. Na siya. Final look sa iron windshield natin. Lagay ko na lang yung link sa description para kung gusto nyong umorder.